wrestle sa kanila. Mm-hmm. Diba? That is CK. Pwedeng-pwede din silang mag-halberd if they wanted to. Pero, ewan ko, nakakatakot din kasi yung ano, yung panggo ni Nine eh. We've seen this a lot of times. Totoo yan. Tsaka, Pangolier, sobrang ganda ng defusal blade sa game na to. Especially if your opponent is like, tulad niyan, DK, Bristleback. Ubusan mo ng mana yung mga yan. Ang bilis lang. Isang swashbuckle lang, kalahati yata, or one-fourth ng mana nila eh, matatanggal. At sobrang mura kasi na-defusal blade ngayon. So, yeah. Tsaka ang kulit ng Pangolier during team fight, so you badly need BKB on this game. And talagang, pero nandiyan naman si Grimmsroke, which is basic counter kay Pangolier para hindi makagulong freely in sa during the team fight. So, and malas talaga kapag sa kanya binato parate itong Grimmsroke, kasi tingin ko pinili talaga tong Grimmsroke na to just to counter out itong ang si Pango. So, wala nang blood figure. Sakit to. True. Pero ang kate. Sobrang kate naman talaga niyan. Though 3-3 in a very bad position, mga kaibigan, is way too low. He might die here. Pero with the Siphon, he will be sustaining himself. Matumbaman going back to his lane. And I think typical laning lang ang mangyayari. Typical laning phase lang for Tundra. CK on the bottom together with Abaddon. So, yeah. Basic lane lang makikita natin dito. Yes, pero I'm looking forward dito sa my middle lane, ha? And kasi Pangolier up against Void Spirit na kinuha yung Aether Remnant, talagang lalamang yung Pangolier dito sa may gitna. Kasi walang pang third skill eh, itong Void Spirit. Wala siyang panlasit ng creep. So tingnan mo naman yung... pero at least kahit pa paano na unang mag-level 2 itong si Mikkei. And that would help out itong si Void Spirit dyan sa mga... sa laning phase. Pero si Zaya... Nako. Wala siyang third skill eh. Eh, syempre. Umpisa kasi, ang kukunin mo talaga dyan yung disable. Para kahit pa paano ma-disable. Maunsami mo, mapigilan mo sa pag-farm yung carry, but then again, there's Abaddon to punish this DK. Hindi naman siya ranged hero agad-agad. Oo. So, talagang duguan. Ito yung time na kailangan mong i-abuse na malambot pa yung isang DK. Kasi later on, kapag nagkaroon na yan ng third skill, eh, mahirap-hirap nang mabuli itong si DK sa may laning phase. Pero Bokti... Yeah. Hoodwink, ito yung ayaw mong katapat na ano, position 4 eh. Pero, si Abaddon yung position 5 na ayaw mo din malapitan ka kasi nga, sobrang kunat, same time, hindi mo basta-basta mapapatan. Eh. Oo, picker poison na lang eh, pero mukhang silensyo muna itong si DK. And grabe yung harassment ng Abaddon. And pwede pang mayari si Mikkei dito ngayon, but look at that. Look at 9. Hindi siya nagiging sobrang greedy this time. He just wanna collect those two water rune para lang din talaga mas mapahirapan itong si Mikkei. Swashbuckle and into that shield crash. Pisa! Si Void Spirit. Aww. And that's first blood. And mga kaibigan, matik naman yun. Don't forget, use our code LuponWXC pag mag-register kayo sa PNXBet. And thank you sa PNXBet. Nga pala. Ayun, thank you. Pero yun na nga, nabigla etong Void Spirit sa may middle lane. At sakit kasi natin shield crash pot na talagang ang sakit. Tapos hindi mo mababawasan masyado yung Pangolier, lalong-lalo na nandyan yung battle. So talagang kailangan farman na to ng isang Void Spirit yung gitna kasi he cannot win up against sa Pangolier dito sa may middle lane. Hirap eh. Parehas kasi silang merong ano, may physical protection. Si Mikkei from that Resonant Pulse, si Pangolier from that Shield Crash. So, let's see. Kasi yung Shield Crash, mas effective yan pag maraming natatamaan. Pero at least, diba, andun pa rin yung damage reduction. Yes. Pero eto, dadaganan ka lang ng isang Pangolier, so, no? Sakit eh. Ayan. Buti nga walang mana dito ngayon si Nine eh. Pero
feeling ko mas gusto ko yung ginagawa dito nitong si Nine, whereas hinahayaan niya lang mamaga dito si Mikey. Kasi, tita mo, 14 lang last hit si Mikey hanggang ngayon. Tsaka the way maglaro si Nine dito talagang okay contest. Sinong mauuna? Ay... Nakawan pa rin naman siya. And good play coming from Insania. Going to that water rune on top lane. Shadow Shaman, a bit late. Pero good attempt pa rin. Diba? Go. Bushwhack controlling itong si Snaking. Snaking does not have the protection. Binigay niya dito ngayon kay Skitter yung Apotic Shield. But Skitter needs to fall back since the damage of Zai together with Boxy is too much for him to handle. Dito na papasok yung tank kines ng isang DK since Dragon level Blood is na already eh. At level 2. Yep. Oo. Paparman niya lang itong si CK dito. Yung dapat nun sa bottom lane. Eh. Kung kanina kaya-kaya pa nilang bulihin, ngayon hindi na. Saksa! Patay naman siya dito ngayon. Nice kill by Matumbaman. And that's a bristle back. Getting the 173G for himself. Oops. Kawawan. Naku po. Magana dito ngayon. Na-silence. Na-slow. Ibigay na lang natin si Skitter. Kailangan niya mag-backbat. Look at the reality rift to reposition itong si Sai. Ang kunat pa rin talaga ng mukha. Hindi nila mabigyan ng masyadong madaming damage. He's Playgirl of the Three Lights. And he got juked. They got juked, mga Seb. Chaos Ball to stun him. There's gonna be the damage, and he's a goner. Skitter takes the kill. Pero tumagal naman, kahit pa paano. At na-prevent na makapag-farm si Chaos Knight ng bahagya. Pero ito ah, wala pang level 6. Masasakalata si Mickey ah. Teka ito lang, ayun na nga. Yung hinahanap nila, there's the Dissimulate. Good Hex, Aether Remnant is there, pero di pa siya nakakapagbigay ng Shackles. And there we go. Shackles is out, mga kaibigan. That Rolling Thunder won't be that enough. They wanna go for Mikey. Tinapos niya kagad yung pag-ikot. And there's Saksa to secure the kill. Though the tower will destroy itong Saksa himself. Thing is, dalawa na silang nakakuha ng XP on that kill towards Void Spirit. And si Void Spirit wala nakuha na namatay naman si Shaman. Yata. Papatay pa ata tas na yun eh. Kapag may nakita siyang hero. Okay, wala na. Oo, time out na daw. Okay na daw yun. Pero grabe, etong si Nine sa middle lane. Kanina pa't nagdo-dominate, ha? Wala kasi Void Spirit lang din kasi yung gitna ng Team Liquid, eh. And, anong gagawin ng isang Void Spirit sa isang Pangolier? Ang lakas-lakas ng Pangolier. Tsaka na-outplay pa siya kanina ni Nine. Getting that first blood. Sobrang malaking tulong. And Nine, ang... nakikita ko namang magandang scenario for the side of Team Liquid is that walang nagtitipi dito sa may middle lane just to refill the bottle neto ni Nine. Kasi kung meron pa, talagang... Tuloy-tuloy lang. Oo, tuloy-tuloy lang yung grind dito ng isang Pangolier sa may middle lane. At hindi siya makaka-miss out ng couple of experience. Pero nakita ko dalawang beses na siyang umuuwi. Which is great news for Team Liquid kahit pa paano. Okay. So, sa ngayon, Zai, nakita siya nitong si Snaking and Dragonite. Enough na kasi yung one Bracer at saka Soul Ring for him to sustain his lane. Kaya nakikita nga natin, Zai is alone, yung support niya. Wala. I mean, kailangan na din kasi tumulong netong Hoodwink sa ibang lane. So, later on, makikita natin talaga na mag-isa na si DK. Independent hero kasi siya, mga Seb. Oh. Solo kong solo niya yan. So, naku po. 33, okay? Naku, push na naman. Pero mas maaga yung pag-push dito ng Tundra compared sa push nila nung game. Number one? Oo. No? As usual, ganun talaga eh. Ganito talaga yung laruan ng isang Death Prophet. Uy, sakit. Putik. Naku po. Hoodwink! Nanlambot na mga kaibigan, and there goes another kill for the side of Tundra. Tingin ko naman yung defusal ni Pangolier mas mapapaaga. Oo. Uy, sino to nagtitib sa bot? Oh, Saksa. Pwede niyang ma-shackles to, pero Zai, hindi muna siya in-hold. Shackles finally given. There's the Chaos Bolt. Tulog talaga itong dragon. Gagawin pa ngang manok, mga kaibigan. Good dragon sail towards this CK. Sabay Inks well play coming from this Grimstroke?
And Insignia? Naku, pag nahatak to. Okay. Ayun ang gandang hex. Magkaka-vision ba sila? Rolling Thunder, inaamba, mga kaibigan, pero masyado nang malalim. That's why Skitter won't be going for that one. And syempre, mga Seb, meron pang laban mamaya. Maganda din yon KJ. Entity versus Nigma. Western Europe Upper Division pa rin, mga kaibigan. Oh, oh. Do check it out as well right after this series. Mapapanood nyo na yun dito lang din sa broadcast natin. Kaya chillax-chillax lang kayo. Alright? Oo, marami pang laban eh. Hindi pa nga natin alam kung mag-game 3 pa to kasi looks like ang yaman ng offlane together with etong Pangolier ng Tundra. So, same scenario with game number 1. Talagang mayaman yung mid lane ng Tundra. Pero, Team Liquid, ano kayong gagawin nila dito in order for them na maka... alam mo, makaporma sa teamfight? Hindi kasi ganun kapanalo yung naging lane dito ni Zai compared kanina na talagang at 12 minutes, I believe, meron siyang Vanguard and Blink Dagger. But this time, naunahan pa rin sila ng Tundra sa pag-push out ng objectives. Oo, pero, beautiful bush block right there. Hex into the shackles. Mga kaibigan, Rolling Thunder to lock down this Void Spirit completely. Pero, medyo malayo si Pangolier on the Rolling Thunder. Kung nasa gitna si Void Spirit doon, talagang tulog yon. Pero buti nga at nabuhay itong si Void Spirit for a while and it resulted to a kill kay Insignia, but that's just a support. So Team Liquid was able to lessen the casualty. But then again, 7 minutes nakabasag ng Tier 1 top tower yung Tundra. At the 10-minute mark, they are attempting this Tier 1 middle tower. Could be a disaster para sa Team Liquid kasi ma-open up na yung main jungle nila and wala silang way para malabanan or matambayan yung rush pit. Wala silang pang di-push din eh. Uy, tinitipian si... Naku po! DK na naman inabot, mga kaibigan! Hindi na kailangan gawing Konam at naando na si Nine to take that kill from mid to bottom yung Exorcism. Very beautiful! Ang tati ng Pangolier eh! Sobrang kate, promise. Bumabakat yung damage talaga ng Pangolier. Nandun pa yung corrosion. At malapit na siya sa kanyang Diffusal Blade. And with that Diffusal Blade, talaga magiging problema yung mana dito ng side ng Team Liquid. And looks like nag-smoke etong Tundra even without the ultimate of DP. Talagang palong-palo. Gustong lumaban dito ng Tundra. Kasi meron pa silang Serpent Wards. If they can push... they will push talaga. Talagang susulitin nila yun, mga kaibigan. Pero rush is available. Pwede nga nata sila. Oh. Ayun. Ay, sa tama ba? Saan ginamit yung ano? Saan ginamit yung ulti ni Shaman? Nawala yung green eh. Ayun o, nasa rush. Nga. Sisimulan nga nila yung rush, mga Seb. No, actually may idea yung Team Liquid due to that ward. Pero hindi ko lang alam. Actually, Serpent Wards lang yung pinapatira nila. And Serpent Wards lang. Serpent Wards lang and sobrang low na nga nung Roshan. Ganun okay. Pero, this is very delix para sa side ng Team Liquid. Or, Tundra rather. And look at that. Roshan take just with this Shadow Shaman ulti. Oh. What? Okay. 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 New information yun, na kayang-kaya, oo, kayang-kaya pala. Kahit mo lang si Roshan, no, palabasin mo lang siya ng palabasin. Pre-hit nga naman yung mga Serpent Wards. Oo, kasi nga, nakukuha mo yung aggro ni Roshan and then pre-hit si Roshan, pre-hit yung Serpent Wards mo kay Roshan. Good, good play coming from Tundra kasi iniisip ko, okay. Uy, teka lang. Okay. Mikay? Catching itong si Nine, pero ang sakit ng hampas dito nitong si Kuya mo, Nine. Putik, paano kayo makakahinga si Mikay na every single time na nakikita niya yung Pangolier sa my lane, talagang ginugo siya kagad eh. Oo. Mas parati siyang uwi ng uwi dahil doon, kasi parati siyang naglo-low. Pero okay, tingnan natin going on the top lane. Alright. May dagger na si Zai.
Okay, maganda to. Dragon form reveal, so may stun towards this shaman. Shaman's about to die due to the Aether Remnant. Tumagal pa nga siya dyan, mga kaibigan. They went for Death Prophet right away. Hoodwink with the sharpshooter. Uy, tumagal pa dito ngayon itong si Death Prophet with that Siphon. Pero, another Siphon to be given for DK. DK trying to escape this one. And oh my god, Abaddon sustaining this boy. Soulbind will connect para kay Pangolier. Pero 3-3. Siya yung binibigyan. Nakita pa nila dito si Mickey. That is a disastrous play for Team Liquid. Abaddon kasi. Abaddon. It's the shit. Mamamatay na sana ito si 33. But that Siphon as well. Sobrang bilis ng kanyang sustain dito. And of course, si Snaking na kanina pa nagiging bosset sa buhay ng Team Liquid, gumana na naman. Even yung fog na niya kanina, sobrang kulit eh. Uy, kulit ah. Pupush na naman sila. Exorcism utilization by Tundra. Very efficient. Oh, ang ganda din ang pagkaka-use dito na itong si Abaddon with his ulti na punubuhan niya due to the sharpshooter. And there's gonna be Void Spirit going to the three lines. There's Wipe 9 on. Securing the tower. Matumba man, ang lalambot dito ngayon. Okay, there is gonna be the Serpent Wards drop inside the trees to deal some damage towards Matumba Man. That's gonna be another hero to fall aside ng Team Liquid. Not only just a hero. Course yung nakuha. Diba? Oo, may tore pa. May tore pa. Sama mo na ang kunat si 33. Puno niya lang plus yung apotik din ni ano. Mistaking, sobrang tumagal si 33 and Snaking doon, ang ganda ng ginawa niya kasi na-predict niya na there's the ultimate ng isang hoodwink na talagang gusto niyang saluhin eh kasi nakatutok na kay 33 kasi sobrang low na ni 33. So, Tundra with these heroes talaga, sobrang tingin ko kailangan irespeto na din ng Liquid eto si ano eh, si DP kanina pa sila talaga nakukuhaan agad ng objective under 10 minutes eh. Sobrang hirap kasi din tapatan ni DP as offlane. Yes. Pero feeling ko kasi ang nasa isip ng Team Liquid, okay lang, ibigay si Death Prophet since kaya naman natin lumaban with this Bristleback. It's just that hindi lang talaga nila na, ang tawag dito, na-calculate yung pressure niya together with the Shaman and Abaddon. Diba sobrang hirap? Saka sobrang ganda ng pagkakakuha nila ng Aegis kaagad. Oo, ganun. Bago ang mapush yung Tore or after? After mapush yung Tier 1 top tower eh. Umuha na agad sila. Okay. So, relax muna dito mga tropahan natin. And Abaddon's going for that Drum of Endurance. Not the typical item that we see kay Snaking on Abaddon. Hindi siya maglalapit okay eh. Oo, okay lang naman yung drums. Gusto mo yung bagong item ngayon na Boots drums? Boots of Bearing. Oo. Na daming charges. So, napakalaking tulong yun kapag gusto nyo mag-push. Pero Boxy! Ooh. Yan. Tama pressure lang naman dito yung Tundra on top. No. Meanwhile naman. Defusal. Sa may swashbuckle. Pero lumana. Lumalayo lang siya dito ngayon. Uy. Dag in, kumapit pa kay Abaddon. Pero yung Abaddon, meron nga ulti dito ngayon mga kaibigan. Natotot dito, etong si 9, he's very low. But Snaking will have to fall back. Kailangan niyang lumayo dito kay 9. But 9, he does have the Aegis. But it's about to expire. And ang ganda ng pagkakatakas. Bumabalik na buhay niya. Pero mga kaibigan, the Rolling Thunder will be on point. Hindi na kompleto yung buhay niya since na stun and na Dragon's Breath siya nitong si DK, na-cancel yung regen. Oo. Pero at least, kahit na-cancel yung regen, eh, nagkaroon siya ng mana to be able to escape dito sa Team Liquid. And, kasi kanina walang-wala na siya eh. Oo, wala talaga as in. Uy, grabe naman to. Another tower taken by 3-3. May nangyayari sa may iba ba? Mga kaibigan, si DK sumama na dito ngayon sa ilaw and 3-3 securing that kill. Minulto yung dragon, KJ. Oo. Saka yung tore din kasi. Grabe si 33. Lahat ng tore. So, kumbaga, naging space pump for the side of team Tundra. Tundra.
na nagkagulo sa may bottom lane and daba doon lang yung nakuha ng Team Liquid to be able na makakuha ng Torre. Yung Tundra and a kill as well dito sa may mid and 33 sobrang kunat. Ano no? Kaya Sanch na tapos ano may Spirit Vessel pa. Mm-hmm. Oh my god. Sobrang ano, sobrang efficient ng Tundra maglaro. Kitang-kita mo kung gaano sila kaano eh. Kung gaano talaga nila minamaximize yung mga utility nila eh. Na natin dito kung ano yung... Wala, every time na may ultimate si 33, talagang ala, tara, kukuha tayo ng Torre. Ganun yung ginagawa eh, napakahirap pigilan. And now, 33, together with Abaddon, parats na magkasama eh, no? Ay, ang hirap patayin eh, wala pa namang burst damage dito yung Liquid. Uy, sapsa, oh. Oy, nakuha na nga dito ngayon itong si Shaman, mga kaibigan. Nakapag-raise dyan ang Hex, pero Apotic Shield will just prolong him for a while, but still he's dead. Pero, ang gandang stun, mga kaibigan, yun ako po! Soulbind! Na, Soulbind! Beautiful! And napigil yung Rolling Thunder, resulting to DK escaping the crime scene. So, magandang pagpigil yun by this Pangolier, or this Grimstroke kay Pangolier. Mm-hmm. Pero so far, hindi pa din natin nararamdaman etong si Sinte, ha, na kanina pa nagpa-farm. It's just four heroes ng Tundra yung gumagalaw dito. And si 33... Sobrang daming ginagawa sa game na to. Map control, isa siya sa mga gumagawa nun. Talagang, yan, kapag available ultimate, hahanap sila ng gulo eh. Or even objective. Oo. Kaya bottom naman lane, kasi nila. Oo, kaya-kaya na nila. Ang bottom lane naman, hindi pa pwede masyadong ipilit eh. Wait lang. Oops. Okay. Oh no, that's a dead boxy right there. For 9, grabe siya mag-utilize dito ng kanyang Pangolier. And isipin mo yun, si CK, hindi siya nape-pressure na sumama sa laban. Kasi, sobrang kaya kahit apat lang yung Tundra eh. Oo. Sobrang kaya nila. Ang bilis na din ang cooldown ng ultimate ng isang Pangolier. After a kill... Hindi mo mararamdaman, meron ka na naman ulit ultimate na napaka-bossed sa teamfight. Pero yun nga, nandiyan naman si Grimstroke para pigilan yung ultimate niya. But again... Nagpantasam ha? Oo. Bilis ang cooldown ng pantasam eh. Ginagamit na yan ng CK in order to farm. Uy, ba't nag-BKB? May nag-BKB, naririnig ko eh. Ba't siya nag-BKB? Napindot lang, Lod. Akala siguro niya armlet. Piling ko. Diba, pinalit niya? Pinalit niya. Oo. Okay. Nasa kakabulan ng BKB niya eh. First BKB yun. So... Fresh. BKB wasted. Pero teka lang, Pangolier can escape this one. DK and Void Spirit enough to take him down completely. Tower might be pushed out, pero... Ayaw ibigay. Yung Tundra para mag-defend on the top lane. BKB ni DK, pabuo na din. So, this is a very important item for Team Liquid. Mukhang dyan sila magpe-play around sa timing yan. And may Aghanims naman na itong si Bristleback. So, let's expect na lalaban na yung Team Liquid by the time makuha nila yung BKB ni DK. Oh, even with itong BKB ni Bristleback. Bristleback na din. Kaya nga si Pango is gonna go for that Lincoln Spear kasi nga, yung tangin talagang huli sa kanya would be the DK stun. And, syempre, you want to avoid yung Soulbind nga na kapag tinutok din sa kanya or wag na lang siya dumikit dun sa may soul, naka-Soulbind. Kasi yeah, sobrang hirap eh. Hindi talaga siya makakagalaw at smoke play, okay. Natin, patayata si Shai dito kapag nagulungan, oy. Pero, ayaw mo. Another Roshan take. Pero dalawang tank push ng Tundra ginamit na nila just for this Roshan. Just to be safe para makuha nila kaagad. Mukhang ibibigay naman yung Aegis dito kay CK since lalaban na sila dyan. Pati ata shard sa kanya na din. Pero another BKB! Wait, what? Skeeter! Pangalawang beses mo na yan! Kota ka na! Ganito kasi yung nangyayari, JB. Explain ko lang. Kanina... Nagkapalit, na-drag na nga. Kanina kasi, pinalit niya, yung armlet niya nandun na sa kabilang side. Tapos pinalit niya na naman, tapos nakalimutan niya ulit, napop niya ulit.
na pinagbaliktad niya ulit. Okay na, kota na si Skeeter dito. And siguro nakita yun ang side na, nakita ba ng Team Liquid na napaka-BKB? Kaya tinatapangan nila ngayon eh. Okay, CK will jump, will fight these guys, but without the BKB, how can CK survive this one? He does have the Aegis, so pwede silang pumalag. Mga kaibigan, Team Liquid still scared. But they have an idea of what might happen kapag walang BKB itong si CK. Kaya din naman lumalaban sila dyan ng dere-derecho. Pati shard pala sa kanya, so okay to. Pero na siyang si Phantom Lancer. Natatawa ako kay Skeeter na confused ata to eh. Makita ko yung sarili ko sa kanya. yung nababaliw dun sa ano sa first one ng item, pare. Diba? Sobrang hirap naman din kasi talaga. I mean, kapag ang dami nang nangyayari sa mundo, talagang malilito ka na eh. Saan ko ba pinaglalagay yung item ko? Baka marami kang iniisip. Marami kang iniisip, talagang hindi mo na maiisip yung mga bagay-bagay. Hindi, wala out of focus. Papa facepalm ka na natin. Gusto ko nga makita yung reaction niya. Sa pagka... Kaya okay. Gusto ko makita yung reaction niya kapag gano'y pag-pop niya ng... Pag-tagil. Iba kasi lagi yung ano. Iba lagi yung pinapakita. Ay, ako Skeeter. Meme. For the memes daw. For the memes. For the memes. Nakakadalawa ka na. Alright. So, ayan, shoutout sa mga tropang Facebook, mga kaibigan. Relax lang tayo, mga idol, no? Share nyo na din pala yung ating stream. And, Skeeter, so open up this bottom lane alone together. Actually, mapapapost nyo na yan. Kayang-kaya nyo yan mag-isa. Tapos, andyan lang si Abaddon on the sidelines to, you know, support him. If ever something went wrong. Tingnan natin kung ano yung gagawin nila ulit dito, JB. Would they go for push? Kasi may... Teka. Meron silang Aegis eh. Oh. Okay, wala oh. Sila. Sakit ha. Ang lambot niya. Ang lambot niya ngayon. Wala eh. Pero, tinamba yan niyo. Tapang wala ni siyang... Skeeter dito. Wala siyang pakialam. Oo. Oh, gusto niya bas bumasag. He's not wasting the siege creep. He's not wasting the opportunity na may Aegis sa dito ngayon. Pero... Yung trade na ginagawa ng Team Liquid, hindi ganun kaganda since tier 2 yung nababasag sa kanila. And, nabasag na mga kaibigan, masasagasahan ba si Matumamahin bumilis dahil sa Inkswell? Pero mga Seb, mukhang andun pa rin naman si Pangler. Go into the backlines, roll up, sabay bura dito ngayon kay Insania Sadaxa. Mistaken out right there, pero dalawang pa rin ba sila mga kaibigan? I think Tundra will have to bail out together with Team Liquid. Dalawang supports nila out of the picture. Nalaban. Uy, naghihintay lang ng right timing. Uy. Mag-aaga ni Ms. Bruce Skeeter. Uy, dagger? Sa may reality rift? Mga kaibigan, ang gandang huli. Bushwalk, very beautiful right there. Pwede Sudwick. Pero si Pangrya nabigyan noong sharpshooter so hindi mabubura itong si Skeeter. He can still fight. But Mikkei, hindi siya present doon sa laban na yun. Mayang! I thought nandun lang naghihintay si Mikkei. Kasi kung doon siya naghihintay, talagang mabubura yung Pangolier doon eh. True. Meron siyang ano, agan yung scepter, pero okay lang. Siguro kasi naisip nila ni Zai na, okay, push na lang natin tong gitna. There's no point of waiting dito sa may top lane. Pero so far, hindi pa rin deny ng Tundra yung kanilang middle lane. So, detepensaan pa yan nila as much as possible. Because why not? Para hindi makapasok entirely yung side ng Team Liquid sa jungle nila. And, uy, 9 dito. Meron kasi siyang Lincoln eh. Kaya pala sobrang, ano niya din dito. Asim. Yan, okay. Sobrang tapang. Pero for Team Liquid, are they smoked up? Or, invisibility rune lang pala.
Pwede. Uy! Nako! Alam nila nagdagin! Pero nagamit na ngayon Lincoln, mga kaibigan. The stun is there. Apotic shield will be given. Pero ito nga po ngayon. Shackles! Not that successful! Sharpshooter is there to finish off Soxa. Rolling Thunder. Hindi nasulit yung gulong. Mga Sebs Skater deleting itong si Insane niya. Nila mo naman ang buhay dito ngayon itong si Brizzleback. Pati po dito ngayon si Void Spirit. Nag-go na lang. Pagbigyan naman siya dyan ng Simulate Escape. He is inside the tree lines. TP in a way. No way para mapigilan siya ngayon. Boxing was able to escape as well. But the thing is, Brizzleback is gone for one whole minute. And Tundra can take control of this bottom lane by themselves. Oh, kayang-kaya. Tsaka, naku, naka-double damage pa. Tingnan natin kung gagawin ng Tundra dito. Would they go for a push or magpa-farm na lang muna sila? Antay yata ng isa pang Aegis. Oo, magpa-farm na lang muna yata sila. Kasi mukhang hindi nila napakinabangan din talaga yung Aegis kanina eh. Kumbaga sila yung pinapasok dito ng Team Liquid. Instead, iniisip ko dapat sila yung nagko-control ng mapa. Okay. Oh, okay. Makukuha si Pangolier, he's alone. But then again, Death Prophet came in, roll up to deny those incoming damage. Good heck, sabay sakal! What a play by Soxa catching that elusive Void Spirit. BK had no choice but to escape together with Grimmslow. Grabe yung pagkakasalba ni ano doon, pagkakasalba ni Nine sa sarili niya. Diba? Saka ang kunat niya din eh. Tingin ko ano pang gamit ng DK doon. Kasi naka-cancel out nila yung ano eh. Naka-cancel out niya yung Lincoln Spear at nai-stun niya pa rin si Nine ng isang DK. Tingin ko meron siyang neutral item na pang-cancel ng ano eh. Ng Lincoln Spear eh. So, tingnan natin ha. So, far, wala pa naman. Ganito talaga yung Tundra eh. Iniisip nila na, okay, kahit laman tayo, huwag tayong maging cocky. Kumbaga, huwag tayong maging mayabang na pasok na napasok even without the Aegis of the Immortal. And right now, talagang iniisip nila na farm muna tayo, wala tayong Exorcism, wala tayong Rolling Thunder, even the Serpent Wards na gamit. Ah, yun, Fey Grenade. Meron ka pang tanggal ng ano, ng Lincoln Spear ni Nine. Kasi nai-stun eh. So. Okay. So, Heart of Tarrasque for Chaos Knight. I like this item given na kailangan niya lang kasi tumagal sa team fight eh. Sa lang team kasi pupukol dun sa mga, dun sa DK kay Brizzleback. So, kailangan niya lang talagang maprolong yung stay niya sa Clash. And I think andyan si Abaddon. Diba? Kaya din sila kumuha ng Abaddon para magawa nila yun successfully. Pero hindi nagtatagal yung kanilang Brizzleback sa teamfight. Yun yung mahirap dito eh. Kasi liquid, no? San kayo magre-rely ng damage during the teamfight kung nabubura lang kagad yung Brizzleback nyo? Hirap, yeah. Kinakain lang siya ng multo ng DP eh. Kahit sabihin mo ang kunat ay isang Brizzleback pero kapag natabihan ka ng DP. Uy! Oh my god. Dagger. Konam. Sabay sakal. Wala na naman nagawa dito ngayon itong si Mickey. And ito pang si Rolling Thunder Boy. Pagulong-gulong lang. They might go for disruption. Pero chine-check lang nila kung meron na. And uy, pinuli pa nga si DK. Na-slow din eh. Pero, gandang bushwalk mga kaibigan. But the hex there. Sabay bigay ng shackles. And oh my god, Hoodwink can't do a thing. Another dead body sa side ng Liquid. Good thing DK was able to escape but he was forced to use his BKB. Oh, napagamit pa ng BKB. No Choice Production. Magkakahiwalay kasi yung Team Liquid eh. Iniisa-isa na sila. Ang hirap kasi dito may Shadow Shaman. So talagang mabibigla ka kapag katulad yan, nagkaroon na pala ng Blink Dagger nang hindi nga namamalayan and you're just Void Spirit without any sort of defensive item. And Roshan, ulit, for the side of Tundra, pangatlong Roshan na to, tama? Pangatlong Roshan, para sa side ng Tundra. Kahit wala nang ano dito eh, kahit wala nang ultimate DP, kayang-kaya na, Pangolier alone, talagang pag nag-proc yung disarm, which is hindi pa nag-proc, ayan. At saka, ito kay Jay, ang ganda pa ng drop ng Roshan dito sa Tundra. Kasi third Roshan pa lang, meron na silang Aghanims. Whereas, in fact, yung Aghanims dito sa third Roshan, sobrang ganda. Kasi kung iisipin mo, all the way na yan, meron ka ng Aghanims. Hindi naman siya parang refresher shard na kailangan mong tipirin eh.
Kasi one time, big time lang yun. Kaya nga eh. Sobrang laking tulong nun. And aganims ka agad para kay Snaking. Diyos ko po, how to kill? Eto na lang yung, my God, nahuhuli na naman yung Sakto. Grabe nga, Sakto. Oh no, beautiful play. Alam ni Saksa kung paano maglaro ng Hoodwink. Kaya alam niya yung mga pwedeng gawin niya. And even though he's got this, ayun this, Boxy will still be controlled. He will fall from the hands of Nine. Grabe. No choice production talaga. Okay. Wala silang pang counter ngayon sa mga makukunat na hero sa 2-3. Anako, pinahasak na. Kita mo naman si Grim, naglaho pa nga sa F. Napabuyback na dito ngayon itong si Grimstroke. Kailangan nilang bumasag ng Torre. And Tundra knows they have to respect the defense of Team Liquid. That's why hanggat wala yung Hoodwink, hanggat lessen yung kanilang disable, we need to try and push this tier 3 tower. Mga kaibigan, ito na nga po ngayon si Death Prophet, nag-shoot ng damage, but this time around, napakasakit ng heroes nitong Tundra. Even may BKB itong si Bristleback, nangangamot siya. Napasoulbind, pero nag-expire na lang ngayon mga kaibigan. Bumabasag pa rin po ng Rax. Itong Tundra, BKB of DK will be pop out. Skitter, he's low on HP, but with the Heart of Tarrasque and Aegis, he is unkillable at the moment. Okay, Dagen. Pero with the BKB of 3-3, he can escape and there goes. There goes Tundra. Magbaback na lang sila dyan. They're able to put up a pressure sa side ng Team Liquid. Oo. Kaya nakita ko nga si Skitter dito, inangat niya na yung kanyang magic wand kasi wala siyang mana eh. Together with this Shadow Shaman, pero again, still, ang ganda pa rin na nakuha nila. Nakakuha sila ng objective top lane, napatay nila yung Void Spirit, and I think another ultimate na lang, hihintayin nila Shadow Shaman Serpent Wards together with the DPS ultimate. Tingin ko, lalaban na ulit. Pwede na eh. Kayang-kaya na talaga ng Tundra natapusin yung laban eh. Walang damage coming from the side of Team Liquid. Hindi ako fan ng Bristleback na carry. Siguro magiging good siya kung siguro may kakombo siya like Keeper of the Light. Kaya nilang i-own yung lane kasi sobrang unlimited yung mana. Pero right now, lacking talaga ng damage yung side ng Liquid. Aside from that, hindi naging maganda yung lane ni Mikkei on the middle lane. Kinain siya ng buhay neto ni Nine. Ako. Ang hirap eh. Kasi syempre, kung Bristleback carry ka, you would want to dominate laning pa lang. Diba? Pero there's that, mga idol. Napahirapan nga ng malala itong Team Liquid on their laning phase. That's why they're suffering on this game. Sobra. At eto na. Ganito lang gagawin sa kanila. Si 33, hinihintay ko na lang mag-refresher orb dito eh. Sa, Okay. Ito na nga po ngayon. Nagka-BKB-han na pero CK. Nakuha din naman but he's got this Aegis. Nine on the other hand, deleting the heroes on the backline. So may sakal dito ngayon sa may dragon. Mga kaibigan, nadadali na nga sila dito ngayon ng mga multo. Nakahapon double kill for Nine. And there's gonna be Skitter pulling back itong si Matumbaman. 3-3 now on a mega kill streak. And GG will be called by Team Liquid. And there goes Tundra. Oo, mukhang wala. Ganda ng heroes ng Tundra dito sa game na to. It's just that, di ko talaga gusto yung drop ng Team Liquid dito. Outdrafted na outdrafted sila eh. Tingin ko they need to respect the Death Prophet ni 33 kasi talaga yun yung nagbibigay ng sobrang space for the side of Tundra na makalipat kagad yung carry nila on top lane at mag-farm sa triangle kasi wala eh, basag kagad yung top lane eh, and napipilitan si Matumbaman na umalis sa lane niya and makipag-agawan dun sa other course, and yun nga, aside from that nalugi din talaga si Mikkei overall with that Void Spirit mid. So Tundra, sobrang outstanding ng kanilang laro. Sobrang linis eh. Makikita mo na objective-oriented sila. Pinapalalo nila each lanes nila. And then,
they know when to fight and when to take objectives. So, congrats. Ganda. Sobrang ganda noon, mga kaibigan. Very satisfying win for those Tundra fans na nakabawi na nga yung kanilang mga idolo. Pero tignan natin kung ano nga ba mangyayari on the third game. I'm intrigued kung ano pa yung pwedeng maipakita sa atin ng Team Liquid. I would love to see them play Game 3 tulad nung ginawa nila nung game number 1. So there's that, mga kaibigan. Kita-kits tayo mamaya sa pagbabalik ng Koinic for the Game 3 action of the series. Ang dami pwedeng pagbitan ngayon, ah. Meron tayong eSport.